Ang nagkakasiyahang mga estudyante na pasigaw ng tumagilid ang sinasakyan nilang SUV sa Balamban, Cebu. Bago ang insidente, makikita sa video na kuha sa loob ng sasakyan na mabilis ang takbo nito. Iniwasan ng driver ang kasalubong na sasakyan nang mapunta sa pakurbang bahagi ng kalsada. Doon na nawala ng balanse ang SUV. Mga medical students, ang sakay ng SUV na ayon sa mga pulis ay galing sa selebrasyon matapos ang kanilang midterm exams. Nasawi ang driver sa ospital. 10 naman ang sugatan. Patay na ng matagpuan sa loob ng nakaparadang kotse ang dalawang bata sa Angeles City, Pampanga. Pasado alas 9 ng umaga nang makunan sa CCTV ang magpinsang lalaki na edad 2 at 3 na naglalaro malapit sa sasakyan hanggang sa pumasok sila sa passenger side sa harap. Mag-aalas 2 na ng hapon nang makita ang mga bata sa loob ng sasakyan na wala ng buhay. Duguan ang isa sa kanila. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay. Alamin din kung paano sila nakapasok sa loob ng kotse na ginagamit sa pamamasada sa ride-hailing app. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga bata. Humingi naman ang paumanhin ng driver na gumagamit ng nakaparadang kotse, bagamat wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga bata. Natapos na ang mahigit isang taong pagtatago ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos mahuli sa Timor-Leste kahapon. Pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang mga kaso kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo. May report si John Consulta. Nasa golf driving range si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nang lapitan ng mga armadong pulis ng Timor-Leste. Itinaas si Teves ang kanyang mga kamay at sumama sa arresting team. Ganito nagtapos ang mahigit isang taong pagtatago ni Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at siyam na iba pa. March 2023, nang pasukin ng mga armadong lalaki ang compound ng mga De Gamo sa Pamplona, Negros Oriental. Walang habas nilang pinagbabaril ang mga residenteng naroon habang namimigay ng ayuda sa De Gamo. Nasa Timor-Leste rin ang NBI na nakamonitor sa pag-aresto. Nakaharap nila si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Humingi ng asylum sa Timor-Leste si Teves pero hindi pinagbigyan. Nitong Pebrero, naglabas ng red notice ang Interpol laban kay Teves na naging susi para sa aktibong paghahanap sa kanya sa Timor-Leste. Ito po ay produkto, ay resulta ng matagal na pag-coordinate natin, pagtrabaho natin sa ating counterparts dito. Katulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay arestuhin, 2 hours after we landed in Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Mananatili sa kulungan ng Timor-Leste Police si Teves habang gumugulong ang kanyang deportation. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor-Leste. Pero umaasang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. There are several options na kinoconsider ngayon. Kasama na dyan ang extradition. Pag-uwi sa Pilipinas, haharapin ni Teves ang mga kasong multiple murder, frustrated murder, at attempted murder. Mr. Teves has had so many cases right now. No? Nakita naman natin yung 2019, no? Pati of course yung kay Governor De Gamo, no? Tapos na brand pa siya as terrorist. So, ang kupo rito ang seguridad na dapat ibigay sa kanya. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtulungan ng law enforcement agencies at international partners sa pag-aresto kay Teves. Malaki rin ang pasalamat ni Pamplona Mayor Janice De Gamo sa pagkaka-aresto sa suspect sa pagpatay sa kanyang asawa. It's like a dream. We have been praying and waiting for so long and finally, the long wait is over. Natutuwa kaming lahat sa mga nangyayari. Ayon naman sa abogado ni Teves, ang pagkakaaresto sa kanyang kliyente ay hindi indikasyon ng pagiging guilty. Pagsunod lang daw ito sa mekanismo sa sistema ng Interpol na naglabas ng red notice kamakailan laban kay Teves. Sasailalim para muna sa 20 araw na pagdinig sa korte si Teves para malaman kung ano ang gagawin sa kanya kaugnay sa anumang maging hiling ng gobyerno ng Pilipinas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula na ng taginit at sabi ng pag-asa, posibleng pinakatuyo o driest sa kasaysayan ng panahong ito. Presyo ng isda asahang tataas sa Semana Santa ayon sa Department of Agriculture.
Malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo na kaamba rin sa Holy Week. Sa gitna na pag-question sa kantang Selos ng tinaguri ang Queen of Bangsa Moro Pop na si Shaira Moro, Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated of PhilsCap, nagpaalala sa mga lumilikha ng kanta na dapat ipagpaalam ang kanilang gustong i-cover. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung ramdam natin ang alinsangan ng panahon, posible rin daw itong indahin ng ating mga alagang aso at pusa. Ang tip to para matulungan silang makaiwas sa mga sakit dulot ng init sa report ni Katrina Son. Limamput apat na pusa at 14 na aso. Ganito karami ang mga alaga ni Dr. Jane Buencamino at kanyang pamilya. Hindi raw biro ang ganito karaming alaga, lalo na tuwing tag-init. We give them ice cubes. Nagpakabit kami ng electric fan nila para at least hindi sila hingalin. Sinishare ko po na laging open yung bintana kapag aalis kami. For mom, kasama na sa commitment natin yung pangangailangan nila. Ayon sa nakausap naming veterinary doctor, mas maraming nakukuhang sakit ang mga alaga tuwing tag-init. Mas marami tayong nakikitang problem kapag summer. Why? Kasi ito yung time na nilalabas talaga natin yung mga pets natin, di ba? Kasama sa mga sakit na maaaring makuha ang heat stroke o hyperthermia. Nariyan din ang dehydration. Kapag summer, mas dumarami rin umano ang parasitic infestation o ang tick, fleas o heartworm. Iingatan din daw ang heat-induced stress o anxiety. Para maiwasan naman ito, proper hydration is the key. Lagi silang bigyan ng malamig na tubig. Makakatulong din ang cooling pads o mats. Malaking bagay din na may electric fan o aircon para ma-regulate ang body temperature. Sa asong makakapal ang buhok, mainam na ipa-summer cut sila. Huwag din daw muna palabasin o ipasyal sa pagitan ng 10 a.m. to 4 p.m. Kapag ganito raw na mainit ang panahon, bago natin ipasyal o palakarin sa labas ang ating mga fur babies, kung kakayanin natin, hawakan daw muna natin yung kanilang lalakaran. At kapag nainitan daw ang ating mga palad, ibig sabihin hindi pa raw ito kakayaning lakaran ng ating mga fur babies. Napaka-importante yung awareness and proactive measures, no, that can prevent this extreme heat condition and illnesses and ensure na yung pets natin maging healthy and comfortable during the hot weather. Kung mapapansin na nanghihina ang aso o masyadong hinihingat, dalhin na agad sa veterinaryo. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga tao. Biglang umabante ang truck ng bumbero habang abala ang lahat sa pag-apula ng malaking sunog sa Bantayan Island, Cebu. Nasagasaan ang 16 na tao. Napuruhan ng isang senior citizen na kalaunay namatay. Nagpabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagkakarga ng tubig ang fire truck. Bumaba raw ang driver para tumulong, pero bigla raw umandar ang fire truck kahit naka-handbrake. Inaalam naman ang sanhi ng sunog na tumupok sa 5 bahay. Nagdaos ng AI learning session ang GMA Network bilang bahagi ng anti-piracy campaign nito. Sa pangunguna ng ilang international experts, tinalakay ang mga paksang may kaugnayan sa intellectual property. Reactor si GMA Integrated News Consultant Howie Severino. Naroon din ang ilang GMA officials gaya ni na First Vice President and Head of Operations ng GMA International Joseph Francia at Vice President ng Information and Communications Technology Department Edwin Jimenez. Nauna nang naglabas ng anti-piracy plugs ang Kapuso Network, tampok ang pinakabagong ambassador ng anti-piracy campaign na si Lulu Madrid. Sa mundo ng wrestling, nakahanap ng paraan ng ilang Pinay para baliin at ang baluktot na pagtingin sa kababaihan. Hiling nila magkaroon ng espasyo para maipakita ang talento nila sa wrestling. Kilalani natin sila sa report ni Von Aquino. Drop kick, cursive leg lock, meteora, at justice leg. Signature moves yan ng mga Pinay wrestlers na sina Super P.
ang DIY superhero ng Manila Wrestling Federation. Tara! Up! Up! And away! Patricia Ligaya. Hindi porkit kikay, hindi kayang makisabay. Joya. Pinakamaliit, pero kayang-kaya kang balibagin. At Chelsea Marie na isang transgender. The Pinay Vixen. I'm sexy, sassy, classy. I feel very empowered. I feel very fulfilled when I am in the ring. Pag nag-wrestling ako, sobrang buhay na buhay ako. Ilang taong training ang binuo nila bago sumabak sa ring. Kailangan talaga na lagi ka mag-training para yung mga katawan mo is ready kahit masaktan siya, makakaya ng katawan mo. Part-time job para sa kanila ang wrestling. Pero umasa silang balang araw, magkakaroon ng industriya para sa Pinay professional wrestler sa bansa. I feel like the reason why kukonti lang palang kami sa industry is because of our society na feeling nila hindi ito pambabae or women should be doing something else. Pagprotekta sa kababaihan naman ang isinusulong ng isang martial arts school sa Mandaluyong City. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Month, nais daw ng Senshi Dojo na tulungan ang mga kababaihan na protektahan ang kanilang mga sarili. Sa training session na ito, itinuro sa amin ang self-defense sa paraan ng judo. 70% daw ng mga estudyante nila ay nagtatrabaho ng night shift sa mga BPO companies. Martial art gives you that confidence to prevent violence against you. Fulfilling yung feeling after na kaya mo palang gawin siya. My own act of, I think, meaningful defiance na mga babae kayang-kaya rin to. Bon Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.